Ang probinsya ng Romblon ay bahagi ng mga isla sa Kabisayaan, pero bahagi ng Luzon. Kilala ang probinsyang ito sa kanyang industriya ng lokal na marbol at pangalawa sa pinakamalaking pinagkukunan ng mineral sa buong bansa. Maliban dito, kilala rin ito sa kwentong bayan tungkol sa gintong barko ni Lolo Amang at ang sinasabing ROMBLON'S Triangle o ang katumbas ng Bermuda Triangle. Ang misteryo sa Romblon, dito lang sa Misteryo. Ang Bermuda Triangle o Devil's Triangle ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng North Atlantic Ocean kung saan pinaniniwalaang responsable sa pagkawala ng mga barko at mga sasakyang panghimpapawid sa mga misteryosong dahilan. Dito sa Pilipinas, umusbong rin ang kwento tungkol sa delikadong lugar sa Romblon. Ito ay tinatawag na Romblon's Triangle. Sakop neto ang hilagang bahagi ng probinsya ng Romblon at ang dulo neto ay matatagpuan sa bayan ng Concepcion sa pagitan ng Dos Hermanas Islands at Sibuyan Island. Ang dagat na sakop neto ay saksi sa mga labanan at sakuna simula pa noong pananakop ng mga Espanyol. Ang labanan sa dagat Sibuyan. Isang malaking digmaan ang naganap sa katubigan ng Romblon's Triangle noong October 24, 1944. Noong ang US Navy sa pamamalakad ni Admiral William Halsey ay nag-umpisa ng malaking operasyon upang lusubin ang Leyte sa pamumuno ni General Douglas MacArthur, ang mga Hapon ay nagpadala rin ng Naval Strike Force mula Formosa o Taiwan sa kasalukuyan sa pamumuno naman ni Admiral Takeo Kurita. Bahagi ng puwersang ito ang isang super battleship, ang Yamato at Musashi. Umaga noong 24 ng Oktubre, namataan ng mga Amerikano ang hukbo ni Admiral Kurita na pumapasok sa dagat Sibuyan. Agad namang nagpadala ng mga eroplano ang grupo ng mga Amerikano upang pigilang makapasok sa kipot ng San Bernardino ang hukbong Hapon. Malapit sa isla ng Dos Hermanas, binomba ng mga Amerikano ang puwersa ng mga Hapon na siyang nagdulot upang tumaob ang Musashi. Natagpuan ng mga labi ng dakilang barkong pandigma ng mga Hapon sa mga islang sakop ng Romblon's Triangle. Ang Aditer Tragedy. Noong 1950s, ang grupo ng mga isla ng maghali sa Romblon ay napupuntahan ng mga taga-provincial capital ng Romblon at ng mga taga-Luzon. Isa sa mga kumpanyang naging aktibo at nangunguna sa wooden vessel shipping ay ang Asuncion Shipping o kilala ng San Nicolas Shipping na nakabase sa isla ng Banton. Ito ay lumalayag ng 7 hanggang 10 barko na nahahati sa 3 grupo, ang Asuncion, Catalin at Aditer. Noon ngang 1950, isa sa mga barko ng Aditer, ang Aditer 5, ay naabutan ng bagyo habang binabagtas ang pagitan ng Banton at Simara at tuluyang lumubog. Ang trahedya ng MV Don Juan. Ang MV Don Juan ay isa sa pinakaunang barko ng Negros Navigations na bumabiyahe sa katubigan ng Pilipinas. Bago lumubog ang MV Doña Paz noong 1987, ang Don Juan ay gumawa ng ingay noong April 1980 nang magbanggaan ito sa cargo ship na pagmamay-ari ng Los Tivicos Shipping, ang MV Tacloban, sa pagitan ng Dos Hermanas at Concepcion Islands. Wala mang bilang ng mga taong namatay, may mga misteryong bumabalot sa kung paano nangyaring banggaan, subalit mayroong ulat ng mga nasugatan at may 115 taong nawala. Ang trahedya
ng MV Doña Paz. Tinaguri ang worst peacetime maritime disaster sa kasaysayan ng daigdig, ang MV Doña Paz na pagmamay-ari ng Sulpicio Lines ay nakabanggaan ang tanker MT Victor sa Tabla Strait sa pagitan ng Concepcion Island at bayan ng Pola, Mindoro. Ang trahedya ay nagdulot ng pagsabog ng MV Doña Paz at pagkamatay ng mahigit 4,000 pasahero at nilagpasan pa ang bilang ng mga namatay sa paglubog ng barkong Titanic noong April 1912 na umaabot lamang sa 1,502 na katao. Ang trahedya ng MV Princess of the Stars. Ang pinakahuling trahedya dito ay naganap sa bayan ng San Fernando sa isla ng Sibuyan sa barkong pagmamay-ari din ng Sulpicio Lines, ang MV Princess of the Stars, noong June 21, 2008. Ang Romblon Archipelago ay dinaanan ng Bagyong Frank kung saan sa panahong iyon binabagtas ng barkong Princess of the Stars ang katubigan nito. Ang 23,000 toneladang barko ay pinataob ng mga dambuhalang alon at bumawi sa buhay ng 843 pasahero at crew ng barko. Maraming alamat o kwentong bayan ang naipasapasa na tungkol sa Romblon's Triangle, mula sa mga namataang sirena dito at maging sasabi-sabing isinumpa ang dagat ng Romblon. Maging ang mga mangangalakal na dumaan dito ay nahahalina sa katubigan ng Romblon. Sa bawat pagdaan ng barkong kalakal, nagbibigay sila ng dasal at umaalay upang pakalmahin ang mga espiritong nanggigimbal sa lugar. Pero isa sa pinakasikat na alamat dito ay ang kwento ni Lolo Amang na siyang dahilan raw ng mga trahedya sa Romblon's Triangle. Si Lolo Amang ay sinasabing The Flying Dutchman of Romblon o ang lokal na bersyon ng Cape of Good Hope Ghost Ship na pinaniniwala ang engkantadong barko na kailanman ay hindi dumadaong at panghabang buhay ng lumalayag lamang. Ayon pa sa kwento, si Lolo Amang ay sinasabing namamataan tuwing gabi sa katubigan ng Romblon dala ang gintong barko. Ang kanyang barko ay napakaganda at makinang at makikita kahit ilang milya pa ang layo nito. Ayon sa mga nakasaksi at nakakita sa barkong ito, mayroong isang piging o kasiyahan at sakay-sakay nito ang mga mapuputing dalaga, mayroong musika at pagkain. Isa sa mga saksi sa trahedya ng MV Don Juan na mataan daw niya ang barko ni Lolo Amang bago naganap ang trahedya. Sinubukang iwasan ng kapitan ang gintong barko ni Lolo Amang, subalit na ibangga netong sarili sa MV Tacloban. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, ang mga trahedyang naganap ay dahil sa mga natural na phenomenon katulad ng bagyo, malalaking alon at hindi establing kondisyon ng panahon. Sa huli, walang konkretong ebidensya na magpapatunay sa kwento ni Lolo Amang. Sabi ng iba, maaaring gawa-gawang kwento ni Lolo Amang upang takasan ng mga crews na mga barkong lumubog ang pananagutan nito. Maaari ring walang katuturan ang alamat na ito at lumilikha lamang ng takot at pagkabahala sa mga residente ng Romblon. Subalit ito naging dahilan upang maging tanyag ang katubigan ng Romblon sa kasaysayan ng trahedya sa kadagatan. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kamisteryo. Kung merong kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.